Ano ba to? Lagi na lang tayong papasakayin nito. Lagi na lang tayo papaasahin nito. Hahabulin. Baka naman hahabulin nyo lang. Tapos pag nahabol nyo, aapiran nyo na. Oh, anyways, play natin. President Ferdinand Marcos Jr. tasked the Department of Agriculture and the Department of Trade and Industry to closely monitor the rice prices in the local markets as he ensured that rice supply is sufficient. According to Presidential Communications Office, the President tasked the two agencies to run after rice hoarders and price manipulators who take advantage of the lean months before the harvest season amid the reported increase of prices of rice in the market. Wilson said Santiago, a rice seller in Trabajo Market in Sampaloc, Manila City, said the price of country's staple food is indeed increasing. He said they also experiencing shortage of supply of rice. Sa ngayon po, napakataas ng presyo. Apat na beses na pong tumaas. Sa supply po, nauubos yung supply. May time na o-order ka ngayon, may darating. Alam mo itong ano dyan? Dahil sa dami nga ng mga nasirang mga pananim, talagang magkakaroon tayo ng shortage. Ang naging problema kasi dito is yung forecasting ng NFA. Dapat sapat yung bigas ng NFA, na yung stock na bigas ng NFA para sa mga panahong ganito, kasi ito yung mga panahon kung kailan tayo binabagyo. Taon-taon naman yan. At saka hindi lang naman tayo ngayon binaha. Lagi naman tayong binabaha sa tuwing bumabagyo. Kaya nagtataka ako bakit sa tuwing bumabaha, nagkakaroon tayo ng shortage. Sa tuwing may mga masisirang pananim, nagkakaroon tayo ng shortage. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, yung NFA natin, palpak mag-forecast. Kung ang NFA natin nakakapag-imbak ng maraming bigas coming from farmers, halimbawa, ikaw ay magsasaka. Kung bilin ng bili ang NFA sa mga magsasaka ng bigas at marami silang nai-imbak na bigas, o edi sana, pagkadating ng ganitong panahon, hindi na natin kailangan mag-angkat kasi meron kayong sapat na imbak. Saan ka naman makakita na nung nakaraan, na supposedly 30 days ang stock natin na bigas, dalawang araw na lang daw. Kakatapos pa lang ng bagyo, wala pang isang linggo, dalawang araw na lang daw yung stock natin ng bigas. Ibig sabihin, may problema ang DA sa pag-forecast talaga. Or sinasadya nila na konti lang talaga yung kanilang imbakin dahil nga alam nila sa mga panahon na ito, masisira yung mga pananim, meron silang reason na para sabihin na may shortage para makapag-angkat sila. Iyan problema. Ang laki ng problema ngayon kasi ang daming mga bansa ngayon na nagsara ng kanilang mga pintuan sa mga bumibili. O kumbaga, marami ngayon na hindi nagbebenta, mga bansa na hindi nagbebenta ng bigas. Ang masaklap, may mga magbebenta pero sobrang mahal. Kung sobrang mahal nila yan nakukuha, delikado tayo. Kasi sigurado, pagpunta niyan sa merkado, mas mahal pa yan. Oo, Diyos mio. Ano yan? Sabi ni Katunying, may imbak na daw. Tapos ang pamidya nila ay kulang. Kaya mag-i-import. Pumanat kahit papano si Katunying kanina sa admin talaga. Hindi kasi sabi ko nga sa inyo eh, kung ikaw nakikinabang ka sa gobyerno in terms of binabayaran kanila to say something, maniwala ka kahit naman ang trabaho mo is bayad ka para ipagtanggol sila, I am pretty sure hindi ka naman bulag. Nakikita mo naman yung mga nangyayari sa paligid mo. Sigurado ako sa 10 kaibigan mo, meron naman siguro mga 5 dyan yung nagre-reklamo na sa problema ng bayan natin. So kahit mga kargado yung mga yan, I'm sure alam nila yung mga problema ng bayan natin at unti-unting uusigin ang konsensya ng mga yan. Pagdating ng ikatlong araw, order ka uli, walang darating. The DA has reported that retailers are selling rice at different price points with some selling rice at... Konti na nyo, ang daming ano dyan, ang daming bigas. Anong pinakamababa? Pinakamababa is 48. Wala pa sa kalahati. Kumbaga, 100%+ nung ipinangako ni BBM na presyo ng bigas. Diyos mio. Ito kasi yung problema. You overpromise, you underdeliver. Masaklap dyan, palpak na, pinagtatanggol pa. Dapat naman, pagpalpak, para ganito yan, mga kababayan.
Alam ko naman maraming bumoto kay BBM, pero aminin nyo sa mga sarili ninyo na medyo ramdam nyo na yung problema at ramdam nyo na yung hirap. At sigurado ako naramdam nyo na yung pagkakaiba nung ngayon at saka nung panahon ni PRD. Alam ko yan. Huwag kayong mahiya. Hindi ibig sabihin na nagalit kayo sa kanya dahil sa 20 pesos na bigas eh, hindi niya magawa. Hindi ibig sabihin nun anti-Marcos na kayo. Hindi ibig sabihin nun ganun. Kung talagang mahal niyo yung bayan, kapag mali sila, sitahin natin. Pag tama sila, edi ipagtayo natin ng ribulto. Oh, pero huwag naman natin ipagtanggol kung alam na natin na palpak. Nakakalungkot. Kasi mali na, pinagtatanggol pa natin. Wag. Iyano natin. Lumaban naman tayo para sa mga mahal natin sa buhay. Oh, hindi naman, katulad kami, kay PRD, pag may mali, binabanatan din namin yan. But it doesn't mean anti-Duterte na kami. Kay Inday Sara, pag nakikita namin mali, banat kami. Pero hindi namin sinasabi na ayaw namin sa kanya. Oh, kayong mga tansong mga tawag dito na budol, it's okay. Hindi ibig sabihin magreklamo kayo sa problemang nararanasan nyo, eh, antay na kayo, hindi yun. To 40 pesos per kilo as the cheapest, while some are selling their cheapest variety at 50 pesos per kilo. Yun ang problema. And sabi nga nila, mga bossing, next week, mas tataas na daw yan. Kaya naman, Diyos mio, siguro it's about time para tayo, mga bossing. It's about time para tayo ay hindi na muna magano. Huwag na muna tayong magganin.